Sige Pilipinas, sa Luzon, Visayas, sa Mindanao, sama-sama tayo sumigaw. Shout out, born again Pilipinas. Magandang umaga po sa ating lahat, pati naman natin ang ating mga katabi ng isang magandang umaga. Ayan, hallelujah, lahat nga po tayo ay tumayo sa presensya ng Panginoon at pwede ba natin siyang palakpakan ng malakas na malakas? Woo! Hallelujah! Woo! Sige po, humanap po tayo ng ating prayer group sa umagang ito at ating simulan ng ating praise and worship ng isang panalangin. Hallelujah, hallelujah. Lahat ay magsasaya, Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat, ang lahat ay magsasaya, Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Yes, God, pinupuri ka namin sa lugar na ito. Woo! Hey, hey! Hallelujah! Ang lahat ay umawit para sa Panginoon. Say! Dakilang biyaya, amen. Kami pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Tayo ay pinatawad at pinagpala. Pinatawad, pinagpala ng lubusan, at tayo'y di magpapapigil. Come on, sige na! Woo! Di mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus, dakila kang totoo. Pwede bang itaas ang mga kamay na yan? Ang lahat ay
magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi at ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. One more time, ang lahat! Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay luluhod. Ang lahat. Hallelujah! Ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Dakilang biyaya, kami pinalaya, amen. Mula sa bihag ng kasalanan. Salamat God sa kapatawaran, Panginoon. Hallelujah! O pinagpala ng lubusan, di mapipigil. Come on, sing it out. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila ka, totoo. Lift those hands. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi at ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat, come on, sing it out. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. At ang lahat ay magsasabi at ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Can we just give God the wave offering? Come on! Hallelujah! Everybody! Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. At ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Nadarama sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Woo! Hallelujah! Come on, clap your hands! Kung ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang! Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo ay dadakilain. Wala na sa'yo maihahambing. Ang awit ko'y iyong dingkin. Come on, sing it out! Nalit ang aking nadarama. Tuwing kapiling ka, Diyos! Ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla
kapag sa Diyo'y sumasamba. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo ay dadakilain. Wala na sa'yo maihahambing, ang awit ko'y iyong bingkin. Everybody! Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa Diyo'y sumasamba, hallelujah! Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa Diyo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Puso ko'y sumisigla kapag sa Diyo'y sumasamba. Langit ang nadarama sa tuwing kapiling ka. Ang puso ko'y sumisigla kapag sa Diyo'y sumasamba. Ang pangalan mo ay dadakilain. Wala na sa'yong maihahambing, ang awit ko'y iyong bingin. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo ay dadakilain. Wala na sa'yong maihahambing, ang awit ko'y iyong bingin. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo ay dadakilain. Wala na sa'yong maihahambing, ang awit ko'y iyong hingin. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo ay dadakilain. Wala na sa'yong maihahambing, ang awit ko'y iyong hingin. Langit ang aking nadarama. Pwede bang itaas yung mga kamay niya? Tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasam, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasam, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasam, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, agad sambahin ka, Yahweh. Sambahin natin si Yahweh. Oh, we worship you in this place. And everybody, come on, sing it out. Sambahin ka, Yahweh. 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 Oh God, hallelujah. Sambahin ka, O Yahweh. Sambahin ka. Come on, worship God in this place one more time.
We worship you in this place. Hallelujah. Hallelujah. Oh Yahweh, sambahin ka, O Yahweh. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Sambahin ka, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. We praise your glorious name. Hallelujah. Pinupuri ka namin ngayong araw na to, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, you are here, Lord God. Dito ka ngayon, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sa bawat araw na kami nagigising, O God. Hallelujah. Pinupuri ka namin ng lahat ng aming lakas, O God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Binibigay namin ang lahat ng aming lakas ngayong araw na to, Lord God. Binibigay namin ang lahat ng aming pagpupuri sa iyo, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Let nothing distract us from your love, O God. Let nothing distract us from your awesome love, O God. Hallelujah. Praise and glorify your name. Hallelujah, hallelujah. The word of the Lord in Isaiah 40:28-31 says, "Hindi ba ninyo nalalaman, di ba ninyo naririnig, na itong si Yahweh ay walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod, sa isipan niya ay walang makakaunawa. Ang mahihina at mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nalulupaypay, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad ngunit hindi manghihina." Hallelujah, hallelujah. Jesus, hallelujah. Hallelujah, wala kang katulad, O Diyos, wala kang katulad. Hallelujah, Jesus, hallelujah, hallelujah. Hindi kami mapapagod na magpuri sa iyo, O Diyos, hallelujah. Hindi kami mapapagod, O God, na magpuri sa iyong ngalan, O God, hallelujah. Hindi kami mapapagod at hindi kami magsasawa, O Diyos, hallelujah. Hallelujah, we praise your glorious name ngayong umagang ito, Lord God, at pinabalik namin ang lahat ng pagpupuri sa iyo, O Diyos. Hallelujah, you are Jesus, you are Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hindi kami magsasawang purihin ka, O Diyos. Minamahal ka namin, O God. Hallelujah. Hallelujah, we praise your glorious name. We worship you and we praise you. Panginoong Jesus, pinupuri ka namin. Sa umagang pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Sa umagang pagkagising, sa umagang pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawa, O Diyos. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, O Panginoong Jesus, purihin ka. Hindi ako magsasawa, O Diyos. Hindi ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita.
Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, O Panginoong Jesus, purihin ka. Hallelujah, O God. Sa umagang pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awi para sa'yo. Lagi kong nararanasan, lagi kong nararanasan, katapatan mong walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Sa umagang pagkagising, O Diyos, sa umagang pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awi para sa'yo. At lagi kong mararanasan katapatan mong walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso at lakas, minamahal kita. Kung laging aawitin pag-ibig mo sa akin, O Panginoong Jesus, purihin ka. At lakas, minamahal kita. Kung laging naawitin pag-ibig mo sa akin, O Panginoong Jesus, purihin ka. Hindi ako magsasawa, purihin ka. Kung puso at lakas, minamahal kita. Naging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, O Panginoong Jesus. One more time, church, purihin natin ang ating Diyos. Hallelujah! Hindi ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging awitin, laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, O Panginoong Jesus, O Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, purihin ka. Nais kong ibigin.
man, di ka maihahambing sa yaman ng sanlibutan. Pagkat ikaw ang higit ko kailangan. One last time, church! Di ka maikukumpara sa kahit na kanino pa man. Sing it out, church. Hallelujah. Di ka maihahambing sa yaman ng sanlibutan. Pagkat ikaw ang higit ko kailangan. Di ka maikukumpara. Di ka maikukumpara. Sing it out, church. Hallelujah, hallelujah. Let's worship our God. Sa kahit na kanino pa man, di ka maihahambing sa yaman ng sanlibutan. Pagkat ikaw ang higit ko kailangan. Di ka maikukumpara sa kahit na kanino paman. Di ka maihahambing sa yaman ng sanlibutan. Pagkat ikaw ang higit ko kailangan. Pagkat ikaw, pagkat ikaw ang higit ko kailangan. Pagkat ikaw ang higit ko kailangan. Pagkat ikaw lamang, O Diyos. Pagkat ikaw ang higit ko kailangan. One last time. Pagkat ikaw ang higit ko. Naming ibigin at purihin, Lord God, dahil ikaw ay ikaw, hallelujah. Because you are the Lord of Lords, hallelujah. You are the King of Kings, Lord God. We want to love you, Lord God, hindi dahil sa mga biyaya, hindi dahil sa mga miracles na binibigay mo sa amin, Lord God, but that you are our God, hallelujah. Sapat ng rason yun, O Lord, so that we can love you, Lord God, fully, Lord God, na nag-uumapaw yung pag-ibig namin, ibabalik sa iyo, O Diyos, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus. We love you, O God. Hallelujah. Mahal na mahal ka namin, O Diyos. And hindi ka namin maikukumpara sa kahit anong bagay dito sa mundo, O Diyos. Hallelujah. You alone are enough. Hallelujah. You alone are enough, Lord God. And you alone are more than enough, O God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. You have overcome the grave, O God. You have overcome sin, Lord God. Hallelujah. And you have overcome death, Lord God. For you have risen from the grave, Lord God. And you have given us life, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Pinuno mo kami ngayong araw na ito, Lord God. At ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng aming pagpupuri, ang aming lakas, O God. Binabalik namin ng lahat sa iyo, O Diyos. Sa pangalan ng ating Diyos Ama. Hallelujah. Sa pangalan ng aming Diyos Ama na si Yahweh. Na si Yahweh, na si Yahweh, na si Yahweh. Hallelujah. 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 Praise your name, Jesus. We glorify you. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen, amen.
Once more, let's raise our hands to the Lord. Father in heaven, thank you for sending us here to feel your embrace, to feel your wonderful love, amazing love, O God. Thank you, Father God, for blessing our souls, filling our hearts with wonderful things. I pray that you touch everyone who are here, O God. Hear their hearts cry. Feel, O God, their hearts' desire. Thank you, Father God. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po na hindi mo kami binigo ngayong araw na to, Panginoon. Kinatagpo mo ang aming mga pangailangan. Tinatagpo mo ang aming mga kaluluwa, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon. Thank you for blessing us today. We give you back all the glory and the honor, the highest praise and thanksgiving in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Bago tayo po, paki-high five natin yung nasa tabi, nasa likod. Sabi natin sa kanya, pinagpala ka. Pinagpala ka. Amen. 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 Praise God. Praise the Lord. Makakaupo tayo, mga kapatid. Hallelujah. Sino pong natutuwa na nandito sa tahanan ng Panginoon ngayong oras na to? Amen. Praise God for the privilege to come and meet God in this place. And hindi po tayo binibigo ng ating Panginoong Diyos. Whatever your needs today, ang Panginoong Diyos nakahanda na ang para sa iyo. Amen. Ready to receive what God has intended for you today because God has prepared so much para sa ating lahat ngayong umagang ito. At pagpapala po ang iuwi po natin, we'll go home with joy, with strength, with hope, with faith, and with all the victory na siyang nais ng Panginoong Diyos sa kanyang mga anak. Lahat nga po ng mga matatagumpay, sumigaw ng Amen! Hallelujah, Amen! Hallelujah. Overcoming People's Opinion. Na po ang ating pong series for this month, Overcome. Kaya po tayo po ay mga dapat feeling mananagumpay. Amen. Tumatakbo na mananagumpay, nagsasalita na mananagumpay, kumikilos na mananagumpay. Meron pong victory sa ating mga buhay. At ang verse na ating papag-aralan ngayon ay sa Matthew chapter 26 verse 6 to 13. At the house of Simon the leper. Po, last Sunday po ay pinag-alalan po natin sino po nakakaalala ang pinag-alalan po natin last Sunday. Pakipaalala nyo sa akin, parang ako ang nakalimot. Po, overcoming pride with humility at the last supper, di ba? At the upper room at the last supper. And today, let us study at the house of Simon the leper. We are studying events before the crucifixion of the Lord Jesus Christ. Next Sunday, maybe we'll study at the temple, at Gethsemane, and at the grave on the final date. Yan po. Basahin po natin ang nialaman po ng Mateo 26 verse 6 to 13. Nung nasa Bitanya si Jesus sa bahay ni Simon na Ketongin, 7, lumapit sa kanya ang isang babaeng may dalang sisidlang alabastro na puno ng napakamahal na pabango. Ano kaya yung equivalent sa atin ngayon? CK? Sino pong pinakamabango sa atin ngayon? Amuy-amuyin nga natin yung katabi natin. Kung mapugtuan natin ang kanyang pabangong ginagamit. Ayan po. At ito po'y mabangong-mabango sapagkat mahal ito. Sabi po dito, napakamahal na pabango. Alam niyo kung magkano ang pabangong ito? Magkano ang sweldo ng regular na trabahador ngayon dito sa atin? 20 mil?
Kung 20 mil times 12, that is 100. O, kano? 20,000 times, ha? 240,000 ang halaga nitong pabangong ito. Kaya sabi niya, napaka-mahal. Ayan po, napaka-mahal. May, ang presyo niya ay mahal. Napaka-mahal na pabango, 240,000. Daig yung winisik mo sa damit mo ngayon. Anong ginawa ng babae? Sabi niya dito na ibinuhos ito sa ulo ni Jesus. Gaano kaya karami yon? Maliit lang kaya. Ibinuhos sa ulo ni Jesus. Binaliguan si Jesus ng pabango. Binuhos sa ulo ni Jesus sa hapag, habang siya nakaupo sa hapag. Verse 8. Pakibasa yung verse 8. Pakiulit yung pong first word. Nagalit ang mga? Sinong nagalit? Alagad. Pambihira mga alagad, no? Nagalit ang mga alagad ng? Ha? Pag makita ito, bakit? What's the word? Bakit? Ulitin nga natin. Inak? Aksaya. Ayan. Pakitanong yung katabi. Aksayado ka ba? Ayan. Nagalit ang mga alagad sa nakita, sabi, bakit inaksaya ang pabango? Abira, no? Nag-alay ng pabango ang babaeng ito sa ulo ni Jesus. Sabi ng mga tao sa paligid, disciple pa to, mga alagad, ang sabi niya, aksayado si Maria. Ayan. Aksaya. Aksaya daw. Kayo ba ay may ginawa? At may mga tao sa paligid nyo at mayroon silang objection sa ginagawa mo, sinabi nila, uy, yung make-up mo, natitibag na, sobrang kapal. Aksayado yan. May mga criticisms ba tayong natatanggap sa buhay? So ito po ang nakita natin dito. Inaksaya ang pabangong ito, sabi niya, ano dapat ang gagawin daw nila sa pabango? Verse 9. Para hindi na maaksaya. Pakibasa po ang verse 9. Ayun. Pwede rin, ano? Pwede rin. Ipinagbili na lang sana. Imbis na inialay sa Panginoon, itong napakamahal na pabango, sabi niya, ipinagbili sana yon at naibigay sa mga mahihirap ang pinagbilhan. So parang, pakisabi sa iyong katabi, may point ba? Ayan. May point ba to? May point din ba sila? Verse 10, sabi niya dito, alam ni Jesus ang iniisip nila. Alam ni Jesus ang iniisip nila. Ito ang sinabi nila, ipinagbili sana ito, pinigay sa mga mahihirap. Sayang yan. Yun ang sinabi nila. Pero alam ni Jesus ang iniisip nila. Lalong-lalo na kay Judas, na siyang treasurer nila noon, alam niya na, itong mapagbibilhan, may kupit na naman ako dito, maring yun ang kanyang. Alam ni Jesus ang iniisip nila. Kasi kung minsan, iba ang sinasabi sa iniisip. Tama? Kaya parang maganda yung kanilang pakay, pero alam ni Jesus ang kanyang iniisip nila. Kaya ano ang sinabi ni Jesus? Alam ni Jesus ang iniisip nila, kaya't sinabi niya, bakit ninyo? What's the word? Ginugulo. Ginugulo. Sabi natin lahat ng malakas, ginugulo. Pakisabi sa katabi, huwag mo akong guluhin. May mga tao sa paligid natin na kapag tayo po'y naglingkod, gumawa sa Panginoong Diyos, ginugulo tayo. Di ba? Ginugulo. May nanggugulo sa atin. Maybe it's not your wife, your husband, hindi yung anak mo. It's the devil, o di ka, mga disciples dito. Bakit nyo ginugulo ang babaeng ito? Ang sabi niya? Sabi ng mga, anong sabi ni Jesus Christ? Mabuting bagay. Anong sabi ng mga apostol o mga disciple? Aksaya, di ba? Aksayado ka. Sabi ni Jesus Christ, mabuting bagay. Ayan po, may dalawang kaisipan na naglalaban dito. Bakit? Ito pong pagbubuhos ba ng pagbango sa ulo ni Jesus, aksaya o
mabuting bagay. Ang ginagawa niya sa akin, mabuting bagay, sapagkat, sabi niya dito, parati ninyong akong makakasama ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo makakasama palagi. Verse 12, sabi niya, binuhusan niya ako ng pabango bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Verse 13, tandaan ninyo saan man ipangaral ang mabuting balita. Makarating sa Pilipinas, makarating sa homestead, ang buong mundo, sabi niya, ay babanggitin ang ginawa niyang ng babaeng ito bilang pag-alala sa kanya. So inaalala natin, this is the ang pangalan po niya is si Mary, the brother of Lazarus and Martha. Ito po ang ating papag-aralan. At isama lang po natin ang Galatians chapter 1 verse 10. Huwag ninyong iniisip na ang nais ko ay malugod sa akin ang tao. Hindi ang nais ko ang malugod sa akin ang Diyos. Kung ang ikakalugod ng tao ang hinahanap ko, hindi ako tunay na lingkod ni Kristo. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na aming papag-aralan ngayong umaga. We pray, Father, continue to let your word be a powerful tools, O God, to bless our soul today. Thank you, Father God. We receive it in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Meron po tayong kailangang pagtagumpayan, and that is the opinion of others, o sabi ng mga psychologists, criticisms, o dili kaya yung opinion ng marami. What is ito po yung nakakarami, the crowd, o yung viral, ayan po, kung ano pong uso, kailangan nating pagtagumpayan, because these things may destroy our life, our faith. These things may destroy our service unto God. Maaring ito yung mga kasangkapan ng kaaway para sirain tayo sa ating debosyon sa ating Panginoon. Katulad ni Maria, grabe ang debosyon niya sa Diyos. Hindi na niya nagkwenta kung magkano ang halaga ng kanyang iaalay sa Diyos. Hindi mahalaga sa kanya ang presyo. Ang mahalaga sa kanya ay yung halaga. Huwag kayong malito doon. The price is not so much concern of Mary, but the value of what she has done. Yung pong value ng kanyang ginawa sa Panginoon, ito po ang kanyang tinitignan, ito ang kanyang inalala. Kaya nga po magkaiba sila ng pananaw ng mga disciple, yung mga alagad ng Panginoon dito, sapagkat tingin nila nagsasayang. Pero she get it right sapagkat it is valuable sa Panginoon. It is meaningful yung ginawa niya sa harapan ng ating Panginoon. And there are times our service to God, tayo po ay nakaka-experience na tayo po ay maaring tinatamaan, kumakana sa atin yung criticisms ng iba, yung opinions ng iba ang nagdadala sa atin. Or maaring sa mga decisions na ginagawa natin sa buhay ay hindi ito natin sariling decision, but it is driven by the opinions of others. Sapagkat napakalakas po ang impluensya ng maraming tao sa paligid natin ngayon. Kahit yung malayo sa atin, kahit hindi malapit sa atin, kahit hindi natin kilala, people will influence our life, and we must overcome this because we have our own journey unto the Lord. May sarili kang purpose ng Lord sa buhay mo, kaya huwag kang padadala sa sinasabi ng iba. Amen? Pakitipik yung balikat ng katabi mo, sabi mo sa kanya, gets mo? Ayan. Huwag tayong padadala sa sinasabi ng iba. May kanta yata noon na Tagalog, di ba? Ano man ang sabihin nila. Hanggang doon lang ang alam ko. Hindi ko na alam yung tuloy niya. Kaya, maari, ano man yung sinasabi niya sa katuloy ng kanta na yun, basta yun, ano man ang sabihin nila, ang mahalaga po ay sabi ng Panginoong Diyos, mabuting bagay ang aking ginawa. Magandang bagay ang aking ginawa. Yun ang mahalaga sa atin. Amen?
tayo po, sana po nakuha natin. Ang mahalaga sa atin ay yung sinasabi ng Panginoon, hindi yung sinasabi ng ibang tao sa paligid natin. Amen? Ayan. I believe you get it. That what is so important to us is what God says about what we have done, not what the people say about what we do. Ayan po, paano natin gagawin to, mga kapatid? Paano natin magiging matibay ang ating paninindigan na ang mga gagawin po natin ay yung sinasabi ng Diyos sa buhay po natin? Maiksi lang po to. Number one is, my ground is my value in Christ, not my reputation. Ang aking pinaninindigan, ang aking tinatayuan, my foundation in life should be what God says about me and not what people say about me. Ayan po, ang magpabigay sa atin ng matindi at malakas na paninindigan sa buhay. Anong sinasabi ng Diyos? And not the expectation of people. Ang Pilipina daw kasi masyado tayong emotional. Masyado tayong nagpapadala sa damdamin natin. Kaya nga ang sabi ng mga tao, ay, nakakahiya naman. Ang iniisip mo ay yung kahihiyan. Anong sasabi ng ibang tao, di ba? Kaya nga po, tayo po ay nagdadamit para sa ibang tao, di ba? Magpapaganda naman ako, nakakahiya naman sa mga classmate ko. Pag nakita nila ako, baka sabi nila, gurang na ako. Papaganda ako, nakakahiya naman. Bakit ka magpapaganda? Dahil sa kanila? Dahil nahihiya ka sa kanila? And you are led by the opinions of others. Magpapaganda ka dahil gusto mo maganda ka. Amen? Gusto mo maganda ka. Kasi alam mo, ito yung tama, ito yung gusto ng Panginoon sa buhay. If we are too much led by the opinions of others, we will fall. Sapagkat we cannot please people around us. Sabi po dito, mayroon daw 87,400,000 Facebook user na Pilipino. Pakisabi sa katabi, isa ka na doon. Ilan million ng Pilipinas? Ha? 87 million ang Pilipino gumagamit ng Facebook. So, grabe itong Facebook na to. Sobra. Sabi nga, 94.6% sa mga nag-i-internet ay nagbubukas ng apps na Facebook. So, ilan na lang? Kulang 6% na lang sa mga gumagamit ng internet ang hindi nagbubukas ng Facebook. Ayan po. That is 74% of the Filipino gumagamit ng Facebook. Konti na lang, no? 25% na lang ang hindi gumagamit ng Facebook. Yun siguro sobrang tanda na o sobrang bata, yun na lang po ang hindi gumagamit ng Facebook sapagkat napakarami. At ito po, anong mas maraming gumagamit ng Facebook? Lalaki o babae? Na naman? Ha? Arias lang? 54.4% ang gumagamit ng Facebook, 54.4% or 53.4% ang babae. Mas maraming babae ang gumagamit ng Facebook. Ayan po. At between 18 to 26 years old. Tumuyo nga po ang mga 18 to 26 years old. Tiga, tayo nga po. 18 ka? 18 to 26 years old, sabi niya rito, you are, ilan kayo? 26,600. Ito po yung pinakamalaking age group na gumagamit ng Facebook. At ito po ang survey na pag-alaman po that sabi po dito, spending more than one social media or on social media such as 1 hour a day. Sino po nakakapag 1 hour a day sa Facebook? Mag-ingat po tayo sapagkat sabi po dito, those who are spending 1 hour a day in Facebook has been, sabi po, associated with decrease of self-esteem. Bumababa daw yung tingin ng sarili natin
kapag tayo po ay nakakapag-dwell ng 1 hour a day sa Facebook. Sige, isipin nyo yung screen time nyo sa Facebook. Makikita sa cellphone ninyo yung screen time sa Facebook. Kung ilang minutes, ilang hour ka nag-Facebook every day. At ito daw mga kapatid, meron daw connection sa pagbaba ng tingin mo sa sarili mo kapag ka ikaw ay mahiyain, kapag ikaw po ay may problema sa self-esteem, mababa tingin mo sa sarili mo at sobrang nadadrive, nadidriven ng mga opinions, the people who are strong around you is because of social media. Kaya po, mahirap po pagka masyado tayong babad sa Facebook. 1 hour Facebook, 1 minute Bible. Ang hirap po niyan, di ba? Ito po mahirap. Tama? Mga kapatid, the Bible and the Facebook is same nandyan sa cellphone po natin. Same gadget ang pwedeng mag-bless sa'yo o sisira ng buhay mo. Kaya gamitin mo ng tama ang cellphone mo. Amen? Gamitin mo ng tama ang gadget mo sapagkat it may bring down you or it may lift up you. Ito po, kaya nga po, kailangan mas mahaba ang paggamit mo sa cellphone mo doon sa mga bagay na nakapagtataas sa iyo. Sabi po dito, ito pong matindi, additionally, social networking, sabi niya dito, sites have been found to have a moderate significant relationship to, sabi po dito, isang sakit, narcissism among Filipino millennials especially. Ano po yung narcissism sa mga medicals na nandito? Diba, sabi sa aking research, ang narcissism daw ay isang sakit na nararamdaman natin. We have the need or excessive need of approval for people. Ito yung sakit na lagi kang naghahanap ng approval mula sa tao. Gusto mo lagi mayroong pinipraise ka. Kaya nga po yung iba na may sakit nito, kapag ka wala nang nagbibigay sa kanila ng appreciation, walang pumupuri sa kanila, sila po ay nagpapakamatay. Sapagkat ito po ay isang, pagka ito po ay grumabe, nagiging behavioral sickness ito, disease na pwedeng sisira sa damdamin ng isang tao. Magiging sakit. Kaya nga pala mayroong mga nagpapakamatay, di ba? Sapagka hindi niya ako pinapansin. Di ba? Ang daming mga kabataan na ganun ang kanilang tono, di ba? Wala namang pumapansin sa akin sa bahay ito. Ba't ngayon ka lang umuwi? Hindi naman ako mahalaga sa bahay na ito. They are looking for approval. They are looking for affirmation from people. Too much dependent yung value nila sa sarili nila, too much on people, yung mga tao sa kanilang paligid. And because of social network, not only Facebook, maybe YouTube, Instagram, ano pa yung mga ginagamit ninyo? Spotify, kasali ba yun? Hindi ano? Instagram, TikTok. Pambira si TikTok na pumalo, tinalo yung si Facebook noong tayo po ay nasa pandemic. Sino po dito sumayaw-sayaw? Nakita ko kayo, di ba? Sa Facebook ay sa TikTok. This social network, sabi niya, ay nagdadala ng sakit na narcissism. Sapagkat kung ikaw ay nag-post sa Facebook at kapag after 1 minute, titignan mo ulit yung post mo, di ba? At kapag tinignan mo yung post mo, anong hinahanap mo? Sino ang nagganyan? Nagganyan, di ba? Sino nagganyan? You are looking for validation from people. We are too much driven by the opinion of others. Kaya naghanap tayo ng comments. Ano kayang comments nila sa sinasabi ko? So widely, and it becomes sickness. Kapag tayo po ay walang nakitang thumbs up sa ating mga posts, pakitanong yung katabi, anong pakiramdam? Ha? Anong pakiramdam?
Kaya nga sabi ng isa narinig ko, hindi na ako nagpo-post. Wala man lang nagre-react. Pinapatamaan pala yung mga katabi niya. Di na ako nagre-reels. Yung mga ka-church ko pa, ang hindi man lang magla-likes. Yung hindi pa COG ang nagla-likes. Yung mga taga-COG, hindi nagla-likes. We are looking for validation too much. And mahirap po, mga kapatid, when our ground should be what the Lord says about us. Ang dapat nakatayo ka, ang matindi dapat sa iyo ko, anong sinasabi ng Diyos sa iyo, hindi yung sinasabi ng katabi mo. Amen? Pakisabi yung sa katabi. Sabihin ko lang, sige, pakisabi sa katabi. Paalala ko lang sa iyo ng mga sinasabi mo tungkol sa akin. Sige, katayo nyo. Sige, paalala ko lang sa iyo ng mga sinasabi mo tungkol sa akin ay wala lang. Amen? Dapat wala lang. Amen? Palakpangan po natin ang Panginoong Diyos. Kaya mo dapat baliwalain ang mga sinasabi ng ibang tao tungkol sa'yo. Ang sinasabi dapat ni Kristo tungkol sa'yo. Ang dapat alalahanin mo. Meron akong tatlong nilista dito para matipid. Sabi po na ng Biblia, sabi po ng Panginoon, you are redeemed and forgiven. Ikaw ay niligtas na. Ikaw ay napatawad na. Amen? Kaya nga pagka ang maraming tao turo ng turo sa iyo at nag-input sila ng guilt sa iyo, sasabihin mo, I am redeemed and I am forgiven. Niligtas na ako ng Panginoon and I am forgiven. Number two, I am a child of God. Amen? Sabi natin lahat, I am a child of God. I am a child of God. Anak ako ng Diyos. Hindi totoo yung sinasabi ng lolo ko na anak ka ti Diablo. Diba? Kasi kung totoo yung sinasabi ng lolo mo na anak ka ti Diablo, ay, apo ako ng Diablo. Pagka ganon, diba? So, I am a child of God. Since I received Christ as my Lord and Savior, wala na ibang pagmamay-ari ng kaaway sa buhay ko sapagkat ako ay pag-aari ng aking amang nasa langit. Siya pong nagmamay-ari sa akin. Kaya, ano man ang sabihin nila, wala lang, di ba? Wala akong pakialam kung sasabihin nila, ako ay anak ng Diyos. Hindi sa itsura yan nakikita. Di ba? It's by faith. True faith, nakikita na tayo po ay mga anak ng Diyos. And number three, I am a new creation. Hallelujah. Sabihin natin lahat, I am a new creation. The Bible says, whosoever is in Christ, he is a new creation. Pakisabi sa iyong katabi, sabi mo sa kanya, paano mo naman ako pipintasan? Sige, paano mo naman ako pipintasan? Eh, brand new ako. Di ba? Amen? The next time na may pipintas sa iyo, sasabi mo siya, no way, brand new ako. I am a new creation. Amen? We should stand in our ground on what the Bible says, what our value. Ang tunay mong value ay yung sinasabi ng Diyos. Hindi yung presyo na ikinakabit ng kapitbahay mo sa iyo. Hindi yung sinasabi niyang ikaw ay ganito, ganyan, mahirap ka na lang. Sinasabi niya, pangit ka na lang, wala kang mararating. And sometimes, not even people telling those. It is the suggestion in our thoughts because of what we have read on Facebook, on our social medias, nag-i-inflict ng idea sa atin na wala ako. Nag-i-inflict ng idea sa atin na tayo ay mahina sapagkat sa Facebook natin nakakuha yon. Pag kinukumpira mo sarili mo sa iba, sa kakapatid, mga kaibigan, mga kabats po natin, at sinuhusgahan natin sarili natin, hindi po tayo nagbibigay ng lakas sa atin. We must have to hold on to the Word of God. Anong sinasabi ng Diyos sa iyo? Your, sabi nga nila, dito yung mga technical term ginagamit po ng mga theologian, your identity in Christ.
What matters is your identity. Sino ka sa Panginoon? Marami po yon, but we can discover more and more when we are deepening our relationship with Christ. Kaya po, tinipid ko lang, sige tatlo lang yan. Number two, my goal is to please God rather than seeking the approval of others. So sabi po ni Pablo sa Galatians chapter 1 verse 10 na hindi po ang tao ang aking binibigyang kaluguran. Kasi kung tao ang aking binibigyan ng kaluguran, kung ako ay nagbibigay ng kaluguran lang sa tao, hindi ako tunay na lingkod ni Kristo. Kapag ako po ay nagpipreach dahil gusto lang mabigyan ko kayo ng kaluguran, gusto ko lang ma-please ang sino man sa inyo, sabi po ni Pablo, hindi ako tunay na lingkod ni Kristo. Kung ako ay nagpipreach, naghahanap lang ng approval at tinatanong lagi sa asawa at anak ko, maganda ba yung sermon ko? Okay lang ba yung message ngayon? Okay ba yung service ngayon? If I always seeking the approval from you, from my family, sabi po ni Pablo, hindi ako tunay na lingkod ni Kristo. Ang kailangan kong hanapin ay nalulugod ba ang Diyos sa ginawa ko? Nalulugod ba ng Diyos sa paglilingkod ko? Nalulugod ba ang Diyos sa aking paglilingkod sa araw na to? My goal is to please my God and not to please others. How to please God? Of course, number one, spend time with God. Let's spend time with the Lord every day in our life. Pakisabi sa iyong katabi, spend time with God. More than Facebook. Ayan po. Spend time with God every day sa buhay po natin. Sana ang lagi nating natatap ay yung letter B na apps sa cellphone po natin. Hindi yung big letter F. Sapagkat ang ibibigay ng letter F na yun ay, pag yun ang inuna po natin, yung letter F, anong ibig sabihin ng F? Ha? Failure. Ayan. Kaya, pag inuna mo siya, magiging failure. Number two, seek God's will in prayer. Spend time in prayer at idudulog natin sa Diyos ang mga nasa kalooban po natin. Magkaroon tayo ng deepen our prayer time, our prayer life. Hallelujah. And number three is surrender your desires. We have desires. Kaya nga po tayo nagpa-Facebook kung minsan dahil marami tayong desire at yung mga ibang desire natin nasa Facebook. At kung paano natin makukuha yung desire natin, minsan nasa Facebook din. Di ba? Kaya nga po, mga kapatid, nagpa-Facebook po tayo. Pero sinasabi po dito, if you want to please God, sabi mo sa iyong katabi, surrender your desire. Surrender your desire to the Lord. Huwag kung saan-saan mo hinahanap. Huwag kung saan-saan mo ginugusto kung saan, hinahanap kung paano mo ito makuha sa buhay mo. Huwag mong inuubos ang iyong panahon pagkahanap kung ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo. Surrender your desire to God. Diba? Sabi po ng banal na kasulatan, delight yourself in the Lord and He will give you the, what's the word? Desires of your heart. So surrender your desire to God. Lastly, number three, my guard. Tatlong letter G ito. Your goal, your ground, and your guard. Your guard is SSS. Meron kong SSS dyan. Nakalagay. Ayan po. My guard is a strong support system of, pakibasa po yun. Pakilakasan po yung letter L. Like-minded believers. Tignan mo katabi mo, mata sa mata. Like-minded ba kayo? Yung mga disciples, believers din yun. Si Mary, believer din yun. Si Mary naglingkod sa Diyos, pero hindi siya like-minded
with the disciples of the Lord Jesus Christ. Kaya nga sabi po dito, to guard ourselves from the opinions of others, from the criticisms of the others, from the attack of the enemy, let us build our SSS. Ano yan? Strong support system. Meron ka dapat strong support system at yung hinahanap mo yung kasali dito ay yung like-minded believers. Sapagkat napakaraming sekta sa mundo ngayon, napakaraming mga organizations, and even within churches, marami pong hindi like-minded. Kaya nga po, siguro naman, ino-honor yan. Sabi nga natin kanina, may point din siguro yung mga disciples ng Panginoon. Kung hindi marumi yung nakikita ni Jesus Christ sa kanilang isip, maybe they have their good intention, maybe, but the Lord knows more about what is in their mind. Maaring maganda yung kanilang gustong mangyari at the surface, sa unang tingin maganda, pero mas alam ng Diyos kung anong nasa isip ng mga disciple na ito. Kaya nga po mga kapatid, tayo ay group of believers and we have all our intentions how to serve God. Naglilingkod tayong lahat sa ating Panginoon. Ngunit ang Diyos ang nakakabasa ng isip po natin kung paano ang paglilingkod na gusto natin gawin para sa Diyos. At ang hinahanap mo dito para magkaroon ka ng wall of protection. Para ikaw ay magkaroon man ng gwardiya sa sarili mo, protektahan mo sarili mo laban sa criticisms and opinions of the enemy, sa buhay mo kailangan mong establish yung SSS, strong support system sa buhay, and yung pipiliin mo dito na ipapanalangin, Lord, bigyan mo ako ng like-minded believers who will help me, tutulong sa aking paglago sa buhay. Sapagkat hindi lang yan ang gusto ng Diyos marating mo. There's more. Amen? There's more in life. Kaya nga po kailangan marating natin ito. Hallelujah. Paano natin i-build ang ating pong SSS? Number one, connect. CPA lang ito. Ayan. Connect. Let's connect. Para madali nating matandaan, tatlo lang, CPA. First, connect yourself. Kailan mag-connect ka? No man is an island. Dapat tayo po ay nakatingin, nakahanap ng kakampi po natin. Let's connect ourselves with fellow believers. Hindi kayong sinasabi natin Zimbabwe, di ba? Tingnan mo katabi mo. Yan ba'y pagkatapos sumamba, umuwi na? Tawag natin sa kanya Zimbabwe, di ba? Sumimba, umuwi, sumba, uwi, sumba, uwi. Walang connection. Hindi siya nakikipagkwentuhan, nakikipag-connect sa fellow believers. Kaya mas marami siyang kakilala na labas ng church. Di ba? Mas marami siyang kakilala na hindi mananampalataya. Kasi simba, buwi, simba, uwi, simba, uwi. Ayan. Pakisabi sa katabi, magbago ka na. Ayan. Sige, pakisabi sa katabi, parang ikaw yata yung topic ah. Di ba? Ayun. So, kailangan po, magbago tayo, gusto natin protected tayo ng like-minded believers. Kasi pagkatapos nito, at wala kang connection dito, ang kakonek mo ay tagalabas, iba na naman ang papasok sa isip, di ba? Iba na naman. Yung idea na naman ng tagalabas, ang papasok sa isip mo. Sayang yung pagsisigaw-sigaw. Sayang yung pagbubukas ng tenga mo ngayon. Ito bang makinig? Kaya, tapikin mo ng mas malakas yung balikat niya. Sabi niya, magbago ka na. Yan na, sige na, sige na. O, yan. Babago na yan, ha? Babago na yan. Number two, of course, participate. CPA, participate. Magi-participate po tayo sa mga gawain. Join in our cell group. Weekly po, mayroon po tayong C2S. We have 16 groups now. Yan. Kaya mamili ka lang kung kanino ka
participate on this 16 groups po natin. Let us participate. And number 3 is advance. Ayan, CPA. Advance. Hindi naman yung dumalo ka lang at pagka-sharing time na, bahala na kayo. Copy-paste. Di ba, nagsishare tayo. Umadvance naman tayo, di ba? Pagkatapos ng fellowship, sana naman ay umadvance tayo, makipagkwentuhan, share your life, and build your SSS. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa ating pagtatapos, meron lang akong naisip na ilustrasyon. Nandiyan ba si Jeremy? Jeremy, punta nga dito sa harapan. Ayan, surprise lang to para sa'yo. Di ba? Napakahalaga po na ayan, umarap ka sa kanila. Ayan. Napakahalaga po ang opinion ng iba. Nakita natin ma-process because this may ruin our life. Yung kinasabi naman, kailangan po matibay ka, di ba? Kailangan matibay ka. Kung hindi ka matibay, punta ka nga dito, Kuya Eddie. Sige, punta ka dito. Isip ko, kuya. Kuya, ikaw. Ikaw, kuya. Ikaw. Sabihin mo sa kanya. Okay, sabihin mo sa kanya. Ang putla mo. Ang putla mo. O, putla mo. Ayan, putla ka. O, okay na, thank you. Ganun lang basta? Oo, ganun lang. Putla mo. Surprise lang. Sister Net. Sister Net, punta ka nga dito. Sabihin mo sa kanya. Maputla ka daw, ah. Ang putla-putla mo na, oh. Ayan. Ang putla mo. Oh. Bakit pula yung mata mo? Maputla ka, pula ang mata mo. Sino pa? Oh, Brad, pagkakataon mo na. Halika. Halika, halika, Brad. Sabi mo, itim na yung bibig mo. Itim na ang bibig mo. Maputla ka na, pula ng mata mo, nangingitim na yung bibig mo. Oh. Ang itim na yung bibig mo. Ayan. Sino pa? Ay, bro, halika, halika. Diga. Eh, siga, siga. Susunod si papa mo mamaya. Siga. Diga. Alika, oh. Siga, Christopher, halika na. Ayan. Ang sasabi mo sa kanya. Sabi mo. Iganon mo yung noo niya. Mainit ka na. Sister, halika. Nurse ito, pakinggan mo siya. O, oh, sabi mo sa. Sabi mo. May lagnat ka. May itim ang bibig mo, may lagnat ka, namumutla ka. Ayan na, ayan na. Delikado ka na. Delikado ka na. Sabi nila, ang mga nasa ospital, parang 25% lang ang talagang may sakit. Gumawa sila ng survey, inilagay na isang lalaki sa isang kwarto at isa-isa may taong pumasok. Bawat isa na pumapasok, healthy-healthy lalaki. Pero bawat isang papasok, may sasabihing negative sa kanya. May sasabihing negative sa kanya. At sasabihin, lahat ng 10 na dumaan na tao, pag alis ng 10, may sakit na siya. Dahil pinaniwalaan niya ang sinasabi ng iba. Ayan po. Thank you very much, kapatid. Ayan po. Thank you very much. Palakpakan natin si Jeremy. Ayan po. Tumayo po tayong lahat. The enemy is so subtle. Ang kalaban po natin ang kaaway, hindi nakapasok siya, hindi natin namamalayan. And sinisira niya ang relasyon natin sa Diyos. Sinisira niya ang pagkatao natin. Sinisira na ang pananampalataya natin. Kapatid, huwag kang papayag. Makakasira lang ang diablo pag pinayagan mo. Sisirain ka lang ng criticisms kapag pinayagan mo.
tinatamaan tayo ng opinions of others when we allow them to come in to our life. When we allow them to come in our minds. And sometimes, siyempre, ang magnanakaw, sabi ni Jesus, hindi dumadaan sa pintuan, makikita, mahalata, dumadaan sa bakod na hindi natin namamalayan. Dumadaan sa social media, dumadaan sa emotion natin, dumadaan sa mga nakikita natin. Kaya kapatid, sa umagang ito, guardian mo sarili mo. Stand firm, stand on your ground. You are a child of God. Hindi mo deserve paglaruan ng diablo. Hindi mo deserve laging natatalo. Hindi mo deserve na ikaw ay laging may hindi magandang pakiramdam. You deserve joy, strength. You deserve peace, the peace of God. You deserve the love of God. You deserve all these things. Kahit sabihin nila, nagsayang ka, ang sabi ng Panginoon, magandang bagay ang ginawa mo. God approve your life. Ang Diyos ang nagsasabi, napatawad ka na, minamahal ka niya. Sa oras na ito, kapatid, let's come to the Lord right now. Lord God, nasa iyo lang ang kailangan ko, Panginoon. Ikaw lang ang kailangan ko, Panginoong Diyos. Ano man sabihin ng iba, ano man sabihin ng mundo, Panginoong Diyos. Lord, ikaw lang ang paniniwalaan ko. Anak mo ako, pinatawad mo ako, Panginoong Diyos. You have a great plan for my life. I am your child. I am your friend, Lord. Thank you, O God. Hallelujah. Taas mong yung kamay sa ating Panginoong Diyos, yung umaga. Hello, the Spirit of God to move in this place. Oh God, let your Spirit move in this place, oh God. Be your people, oh God, be your Spirit. Hallelujah, hallelujah. This is how I fight my battles. Jesus, in Jesus' name, Jesus' name. Oh
umaga. Raise your hands to the Lord right now. The next time the enemy will come to your minds and say you are nothing, stand firm, because you are wonderful. You're a child of God. You are empowered. You're filled with the Spirit of the living God. Your life is victory in Jesus' name. In Jesus' name. The next time people will come and criticize you, hold on to the Word of God. You have a destiny. Your journey is wonderful. God is with you. He never leave you. He never forsake you. He upholds you with His righteous right hand. Hallelujah. Give your clap to the Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh God, thank you for the victory, oh Lord God. We claim it. We receive it, Lord God. We receive it, Lord God. Thank you, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Cover your people, oh God, with your precious blood. Wala sa aking mga kapatid ang malinlang ng kaaway, Panginoon. They will all walk in victory from day to day in their lives, oh God. They will walk in victory, Father. Thank you, Lord God. When the enemy will come, when the old friends will come, when the world will come and say what is right, we will never believe them. Hindi kami maniniwala sa sinasabi ng mundo na tama, Panginoong Diyos. We just believe your word, O God. Ano sinabi ng iyong salita? Ito ang tama. Ito ang paninindigan namin, Panginoong Diyos. Hindi namin paniniwalaan ang sasabihin ng kaaway, ang sasabihin ng barkada, ang sasabihin ng ibang tao na ang ibig ay manira sa amin, Panginoon. Ang tanging pakikinggan namin, Panginoong Diyos, ang iyong salita na nagsasabi, O Lord God, you have a wonderful plan for us. We have a journey, we have a destiny, we have blessings ahead of us, Lord God. Thank you, Father, na bawat isa na nandito, I pray, O God, that you'll continue to fill their soul with power, O God. Salamat po, Panginoong Diyos. Guard them from any works of the devil, O Lord God. I pray, O Lord God, the next time they come across, O Lord God, with the opinions of others, with the criticisms of the world, O God, they will stand firm, O Lord God, because of their identity. In you, O Lord God, they are a child of God, they are redeemed and forgiven, O Lord. We are your mighty army. Thank you, Lord God. Bless now your people, I pray. Thank you, Father God. I seal, O God, our victory in the name of Jesus. In the name of Jesus. Receive it today in Jesus' name. Amen and amen. Your name, God. We say Jesus.